Kahit sinong tao na makarinig ng capital punishment o mas kilala sa tawag na death penalty ay matatakot at tatayuan ka talaga ng balahibo kung ikaw mismo ang taong hahatulan ng parusang kamatayan. Mapagarote. Firing squad. Gas chamber. Hangin. Silya elektrika. Lethal injection. Alam nyo ba sa mga taon kung kailan pinapatakbo pa ang parusang kamatayan sa Pilipinas ay mayroong isang angkat ng mga hukom na mayroong isang malakas na advokasya patungo sa parusang kamatayan. Ito ang tinatawag na Guillotine Club. Ang grupo ay itinatag noong 1975 ng hukom ng lungsod ng Quezon na si Maximiano Asuncion alias Hukom Bitay. Ang dalawang mabibigat na kaso na hinatunan ni Judge Maximiano Asuncion ng parusang kamatayan ay sina Fernando Galera E. Robles at Leo Echegaray. Una, alamin natin kung anong kaso ni Fernando Galera E. Robles. Bandang alas dos ng umaga ng ika-anim ng Enero 1974, habang nagpapalipas ng gabi si Christine, hindi niya tunay na pangalan sa parehong silid kasama ang kanyang mga anak sa kanilang bahay sa ilang-ilang street payatas lungsod ng Quezon ay nilooban ni Fernando ang bahay ni Christine. Sa kabila nito, napatunayang nagkasala si Fernando Galera noong 19 Abril 1974 sa kasong pagnanakaw na may kasamang panggagaasa kung kaya't siya ay hinahatulan ng parusang kamatayan. Pangalawa, Leo Echegaray. Si Leo Echegaray ay ang unang Pilipinong nabilanggo na nahatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection noong 1979. Makalipas ang 23 taon ay tinanggal sa batas ng Pilipinas ang death penalty. Ang kanyang kamatayan ay nagpasiklab ng isyu ukol sa parusang kamatayan sa Pilipinas. Naaksahan ng panggagahasa si Echegaray sa kanyang anak na babae na si Rodessa Echegaray noong Abril ng 1974. Sumailalim siya sa paggilitis ng Regional Trial Court sa lungsod ng Quezon noong 7 Setyembre 1974. Hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas na nagpapatibay ng hatol noong 25 ng Hunyo 1976. Humingi ng apila sa kaso si Echegaray ngunit hindi na ito tinanggap pa ng korte. Noong 19 Enero 1979, hindi pa nakalilipas ang 1 buwan, dinala si Echegaray sa kanyang kamatayan noong 5 Pebrero 1979 mula sa New Bilibid Prison patungo sa lethal injection chamber sa lungsod ng Muntinlupa. Ang mga sumaksi sa panahon ng pagbitay ay nagsabi na ang kanyang mga huling salita ay, "Sambayan ng Pilipino, patawarin niyo ako sa aking kasalanan. Pilipino, pumatay ng kapwa Pilipino." Saan ka?